Okay, we are live. Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome to the Old Net Literature booth. Welcome to my channel. Yes. Mga Facebook watchers natin dyan. Kasama ko po ngayon, kasama natin ngayon dito sa stage, Pastor Ronald Malmisa, author of Papunta Pa Lang Kami, Pabalik Na Kayo. This is his 12th book, kung tama ang bilang namin. Pero palagay ko naman, tama yun. So, Papunta Pa Lang Kami, Pabalik Na Kayo. Pastor Ronald, say hi to everyone. Hi. Yeah, short but sweet. Very profound. Okay. So, ayan. We encourage everyone na lapit po kayo dito. Pakinggan po natin ang ating programa ngayong hapon. So, this is the second day of the Manila International Book Fair. And again, we are launching Papunta Pa Lang Kami, Pabalik Na Kayo. So, we're going to have some Q&A. So, may mga questions po ako dito. Sana nag-review po kayo. Mamaya, if the audience, kung may question ng audience, meron po tayong audience interactions. And then, book signing, of course. So, ayan. Umpisahan natin, Pastor. Kamusta po kayo? Ano ba? May bagyo po ngayon sa Pacific Ocean. Kaya, mawala yung ulan. Pero ako ay galing lang sa magandiyang editing job, no? Pero ang punto, okay naman ako. Ayos naman. Okay. Pero tayo naman, no? Sabay na upat niya. Pero tayo yung dutak niya. Okay lang, magkaka-jive tayo dyan. Okay. Okay. Kuya Ronald, mukhang naiiba itong Papunta Pa Lang Kami, Pabalik Na Kayo doon sa iyong Love Struck series at doon sa iyong Fast or Fail series. So, kakaiba siya, Papunta Pa Lang Kami, Pabalik Na Kayo. Bakit, ano ang ipinagkaiba nito? Bakit siya naiba? Nung ginagawa ko ito, ang totoo niyan, itignan ko kung saan ko pwedeng isingit eh. Pwedeng how to be the best anak ever sa Fast or Fail 4. Pero parang pilit eh. Kasi nasimula ka si Dante, then again, young pro, and then anak bigla. Pero sabi ko, ihiwalay na lang natin para at least may ibang susundan sila. So lumabas ako sa series, at I think this would, ayaw hindi itong huling labas sa series. At isa pa, sa dami ng aking kinakounsel ng kabataan, I think this would be helpful for them para unawain ang kanilang magulang. Kasi as I said sa forward dito, maraming nasulat about how to be a good parent, pero walang nasusulat about how to be a good son or a daughter, or how to be a good kid. So, may gap sa literature, so I really tried to come up with a book, at ang simula talaga nito ay pag-interview sa mga bata. At lumabas na napakaraming hinanakit ng mga anak sa kanilang mga magulang. Pero hindi nila naintindihan yung magulang nila. So, basically, ay yung rational behind it. Okay. So, kung tinignan po natin yung ating book cover, so ayan, merong sa left side ay sabihin nila natin chubby. ako yan ngayon. May dad bod. Oo, at isang may naka-headphone. Tapos, how to love and understand your parents. So, doon pa lang, kita natin na yung target niya is this younger generation. So, target reader natin ay younger generation. So, bigyan niyo po kami ng insight paano natin mas nakilala or inalam yung side ng younger generations na ito. Bago po matapos yung libro, nagkaroon ako ng informal survey sa mga estudyante. 700 students. Ibigay sagutan ako ano yung mga issue nila. At the same time, I did some focus group discussions with a lot of young people. At the same time, umusap ako ng mga magulang para mabalansin na konti. At the same time, pero sabay-sabay lahat sila ginawa ko. Sa isang period, no? Hindi naman sabay-sabay talaga. Talagang sinilit ko kung ano talaga yung pinaka-reklamo ng mga bata. At bakit sila nagre-reklamo? At bakit hindi nila mapatawad yung kanilang magulang? At lumabas, sa chapter 6, 6 ba yun o 7? Yung mabuti pa sila, mas magaling sa akin. Kung meron ng isang hinanakit ang maraming anak, yun yun. Ayon sa survey ko, na kinukumpara sila ng kanilang mga magulang sa kanilang pinsan, kaibigan, kapitbahay, wala na lang sa aso eh. No? Kasi hate na hate na mga maraming anak na masyadong nadidimin yung kanilang pagkatao. So, isa yun sa gusto ko malaman ng maraming magulang. Kung yung magulang po dito, hinay-hinay lang po sa pagkukumpara sa inyong mga anak kasi isa yun sa hinanakit nila sa mga magulang. So, yeah.
So nakita natin na very tedious yung process talaga. Yeah. Kasi it took me at least 6 months to finish this. Wow. At least 6 months. So sa ano yun, dahil dun sa haba ng research process natin. Yes. Yung title po ng chapter 2 ay Hindi Ninyo Kami Naiintindihan. Yeah. Paano makakatulong ang librong ito na magkaintindihan ang magulang at ang kanilang mga anak? In the first chapter, pinaliwanag ko dito basically ay ano yung pinagdadaanan ng mga teenager na nagbabago sa sarili nila, bakit nag-iiba yung paningin nila sa buhay o pananaw sa buhay. Yung second chapter ay unawain kung ano yung pinagdadaanan ng magulang nila at anong mga dahilan bakit, I would say, no, for a lack of better term, minsan aburido mga magulang nila. Isa sa mga nalagay ko doon ay yung unang-una, may generation gap. Pangalawa, may mga pressure sila na hindi nakikita ng mga anak. I hope the kids would understand this. May mga bagay na hindi sinasabi ng inyong magulang sa inyo kasi ayaw na nilang maramdaman ninyo yung hirap na dinadaanan nila. Kaya kung sakaling mababa ang kanilang stress tolerance, mabilis magalit, I hope you understand na may mga hugot din ang mga magulang ninyo. At sa chapter 2, bili kayo 150. Okay. Kasi hindi ko mandi-discuss lahat dito. Okay. So, sa chapter 2, iyon yung perspective naman ng magulang, bakit sila nagkakaroon ng mga attitudes of impatience, at minsan nagiging conflictual yung relasyon. Ayan. So, bukod doon sa ating diniscuss sa na yung kami naiintindihan, yun yung chapter 2. So anong part dyan yung excited kayo na malaman ng mga tao? Excited kayo habang ginagawa niya siya, parang new learning din yun for you. So ano pong part kaya yan sa book na ito? Ang totoo niya, ano pa sabi? Kasi ito sa pinakamahirap na librong sinulat ko. So far. Kasi una, walang literature. Walang nasulat about this. At the same time, isa ko lang, meron pa akong ginawa. I read at least 100 letters of kids to their parents. And when I read them, hindi pwedeng hindi ka maiyak. So, one case na nilagay ko dito, well, ito hindi ko makakalimutan. Graduate student siya, may honor siya. Well, grade 6. At inaasahan niya pumunta yung parents niya sa kanyang graduation. Ang nangyari, nag-away pa yung nanay at tatay niya kung dadalo sa graduation ng hindi. So, one thing that many parents should understand, mahalaga sa bata ang presence po ninyo. Hindi po pwede na sabihin nyo, hindi, naglala naman ako ng mahabang oras weekend. Ang punto ito, quantity time is quality time sa mga bata. Hindi nila kailangan ng pera, higit sa kanyong presensya. So, pwede nyo ako quote doon. Hindi nila kailangan ng pera, higit sa inyong presensya. Kaya maraming mga bata, as early as 14 years old, sukulam na sa magulang. Nonetheless, sinabi ko rin sa mga anak, marami kasing dahilan kung bakit ganyan ang inyong magulang. And I hope you understand, minsan sila ay biktima rin ng kanilang mga magulang. And minsan, yung parenting style na ginagawa nila sa inyo ay bunga ng parenting style na nasagap nila sa kanilang magulang. So, magtanong din kayo kung ano karanasan nila. Baka doon makuha niyo ang sagot. Okay? Okay. Alright. So, meron na lang po akong last question dito pero bago ko basahin ito. Kung meron po tayo sa audience na meron kayong tanong para kay Pastor Ronald about the book o kung ano man gusto nyo itanong kay Pastor Ronald, now is your chance. Diba, bibigyan ko kayo ng chance, mamaya? Meron po sa ako, pwede na. Pwede tanongin yung nanay ko. Nandiyan kasi nanay ko. Kung saan ko inalay ko ang libro. Pwede mga kasi nanay. Nay! Pwede pa palapakan natin ang Panginoon sa Panginoon? Palapakan po natin. Kasi itong libro na ito, dedicated ko sa nanay ko. Talagang wow. Dinala ko si nanay dito. Ayan. O, pwede nyo tanongin si nanay, gawin isang tanong natin. Okay, so pwede po kayong magtanong. Ayan. Siya po ang creator. Co-creator. Co-creator ni Pastor Ronald. Siya ang dahilan kung bakit ni Pastor Ronald. Yes po. Dedicated pala po ang libro. Hindi po magkamukha kami. Hindi po may kakaila. Yung muling tanong sa kanina iba to. So ang may advice po ba kayo? By the way, after this question, bibigyan ko po ng chance ang audience. So ito po ang tanong. May advice po ba kayo na gustong ibigay sa kabataan at parents
natin dito. Tamang-tama po. Na-ambush. Sige, sabihin nyo lang yun. Kahit isa ka dyan, magandang hapon sa lahat. Bigla naman po ako eh. Para ako sa mga anak, lagi yung kailangan mo sa mga anak yung pagsunod sa magulang o sa lahat sa Panginoon. At sa mga magulang po ay talagang kailangan tutukan po natin yung ating mga anak. Nakagabay po tayo lagi sa kanila. At padaman po natin ang pagmamahal at pag-aasikaso ng mabuti sa kanila mga buhay para lumaki silang mayroong magandang, maging mabuting mga bata. At laging natin isipin lagi, una sa lahat, lagi natin papanalangin ating mga anak para magkaroon po sila ng binalatakot sa Panginoon upang hindi sila makagawa ng mga bagay na hindi kalugod sa Panginoon. Kasi napaka panahon po ngayon ay talagang ibang klase na po. Iba yung henerasyon po ngayon para sa ating mga anak ay laging may gabay tayo lagi at pagmamahal sa kanila. Ano pa nga po ngayon? Si nanay kasi intercessor namin. May ganoon po kanya sa libro. Tuwing Sunday, at tamad kami nung high school na magsimba, kinakalampag kami sa higaan. Nagpapatugtog na napakalakas ng mga gospel music. Kaya kami, wala na kayong magawa. Gising na kami. So, kung hindi ginawa ni nanay nung walang pastoronan. Wow. So, yun ang amin. Talagpakan po natin si Mami Bautista. Mahiyain. So sige po, maraming salamat po Pastor Ronald, Mami Bautista. Baka po meron tayong audience questions for Pastor Ronald. This is your chance. So I'm giving you the floor to ask. Meron pong free book ang kung magtatanong. Ano, nagalante po tayo ngayon. Ito pwede na po. Yung kwago po, alaga po namin. Bantay sa libro yan. Okay, sino po ang may question para kay Pastor Ronald? Huwag na po tayong mahihiyang magtanong. Anybody there from the audience natin, our customers? Sino gusto na libre-libro? Sino po gusto magtanong kay Pastor Ronald? This is your chance. Well, yung tanong niya lang kay Pastor Ronald. Ano po ang full name nyo? May libre-libro na agad kayo. Yeah, diskarte lang yan. Anyone from the audience? Ayun. Sige po ma'am, pakisabi rin po, ano po ang inyong pangalan? Faith Bahala. Question po, ano po yung nadi-inspiration nyo para sumulat yung book na yan? Parang meron po bang teenager na lumabas sa inyo or based on sa experience nyo lang? Sa foreword, sinabi ko doon, sinulat ko ito sa gitna ng kontrobersya ng bugbog na ano, nasadyante sa loob ng siya. At the same time, I'm a pastor counselor. Usually, ang problema sa pamilya, ang mga kabataan, kapag nagwawala, kaya nag-i-inerte, nag-act out sa labas ng bahay, langit doon naman ang dahilan, may problema sa bahay. At ang pinaka-basic dito, yung relasyon nila sa kanilang magulang. May mga magulang na hindi marunong mag-appreciate ng kanilang anak. So, minsan, hindi naiintindihan ng mga anak bakit ganun ang magulang nila. So overall, sinasabi ko lang dito, maraming kabataan would be hurt in the context of family relationships. At ito yung gusto kong, kahit paano makatulong, na alam ko naman na minsan ang default thinking, dapat ang magulang muna umuunawa sa anak. Pero this time, tulungan ko lang ibang bata para maunawaan, paano nyo naman mahalin ang inyong mga magulang sa kabila ng kanilang kahinaan. So ito yung mensahe ng libro. Manipis lang siya, bakit? Kasi studies will tell us, on average, 8 hours a month lang ina-spend ng mga Pinoy daw sa pagbabasa. At kabataan kasi tarik ko dito. So, alagay ko, sa isang upuan kayo nilang basahin ito. And I will do some seminar workshop for office. I will announce it through my Facebook wall. So, page for you. Maraming salamat. Okay, salamat po. And congratulations on your free book. Meron po ba tayong break soul? Yes po. Meron ba nangangailangan ng libro dyan?
nilalapit lang po ako. Ayan. Ang tanong ko po sa inyo ay, medyo personal ko ka... Hello, we just wanna know lang po kung dumating din po ba kayo sa point na nung bata po kayo or what, na kina-question niyo din po yung paraan ng pagpapalaki sa inyo ng magulang niyo. And paano niyo po yung na-overcome? Yung sinabi ako dito, for the past how many years, almost 30 years, I denied, di ba, 20 years pala, kasi mula nung teenagers ko, I denied na meron, ano, na meron akong God sa tatay ko. When I did my counseling sessions, kasi as counselor, pinakounseling ko, doon ko na-realize galit ako sa tatay ko. For several reasons, kasi maraming kahinaan yung magulang ko, nanay ko may kahinaan, tatay ko may kahinaan, ako rin may kahinaan. But the thing is this, as a minister, I cannot hold grudges against my parents. At isa pa, I may be angry with my parents' behavior but not really with my parents. Kailangan ma-distinguish natin yan eh. Maraming kabataan ganito. Hindi nila ma-distinguish kung galit ba sila sa magulang nila o galit sila sa ginawa ng magulang nila. So as believers, we should understand this. We should grieve over sa lahat ng masamang karanasan natin nung tayo pinaglalaki ng magulang natin. It's natural for us to do. Pero we should never deny and parang forget na kahit anong nangyari, sila pa rin ang dahilan ba tayo narito sa mundo na ito. So ano man yung mga nangyari, nagawa sa atin ng magulang natin, as Christians, as believers, we should always love our parents and respect them. When we respect them, doon nang gagaling yun sa katotohanan na una tayong minahal ni Lord, kaya dapat tayo i-reflection ng pagmamahal ni Lord. Ito'y para sa mga kabataan kahit hindi na pa masyadong malalim ang relasyon nila sa Panginoon. No? Pero there's no other way to go but to forgive your parents. Dalawa kasi uri ng forgiveness, sabi nila. Isang decisional, mind, and then emotional. Ang gusto ni Lord sa atin, mag-decision tayo, and this thing will follow. Kaya yung pinakahuling chapter ko, uwi na ako, din ako galit, to talk about forgiveness. Doon lagi papaksak eh. Walang kwenta ang libro na ito kung hindi nyo marirealize na patawarin yung parents ninyo kahit marami pa kayong nagawa o nagawa silang kamalian sa inyo. Pero as I said, hindi madali magpatawad. And we take solace and comfort with the idea na si Lord ang tutulong sa atin para magpatawad tayo sa parents nito. Okay? So, okay, maraming salamat po, Pastor Ronald. Palapakan po natin, Pastor Ronald. Papunta pa lang kami, pabalik na kayo. It retails 150, and just today, it's at 20% off. Okay. So before we proceed to the book signing, tawagin ko po ang ating project editor, si Ian Magalona, to present the author's copies dito sa stage. Okay, maraming salamat. Ano, t-shirt din pala? Ay, para kayo nasa park. 1, 2, 3 in demand. Ay, congratulations po, Pastor Ronald Dovisa. So proceed po tayo sa ating book signing. Pwede po kayong mag-line up to have your book signed.